Bilisan nyo. Tapusin na natin to. Ni hindi natin malalaman ang vitals niya o ang heartbeat. Ganito ka ba mag-surgery? Kahit walang mga ganitong klaseng makina, ang doktor ay doktor. Sumasagip nga sila dati ng buhay kahit wala ito. Bakit hindi natin kaya ngayon? Yun ang ginagawa nila yung kahit mamatay ang pasyente. May 30 minutes hindi pa. Hindi nila inaasahan makapagligtas ng buhay tulad natin. Eksaktong 30 minutes. Gawin natin ang makakaya natin. Kahit pa i-declare mo ng patay ang pasyenteng ito ngayon, paglabas mo may natitira pa ring oras. Sige. Nangako ako kaya tutulong ako hanggang sa huling sandali. Natural lang nagagawin ko ang kaya ko. Pero ito ang tantaan mo. Sa pagitan nating dalawa, ikaw ang nagpumilit na ituloy ang surgery. At huwag mo na lang uling gagawin ang ganito. Manood kayong dalawa ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Pabubuhay ang pasyenteng to. Circulation. Tignan mo kung may makuha ka pang monitor sa ibang surgery room. Anesthesiologist, stabilize mo manually ang pulse at BP. Tapusin na natin ang surgery. Okay. Hindi magtatagal mamamatay na ang generators. Yung mga pasyente gumagamit ng ventilators, palitan ng ambibags. I-check ang charge ng defibrillators. Ah, kayong dalawa. Pwede natin yung defibrillators! Sumama kayo sa akin sandali. Sige po. Naturuan na kayo mag-ambibag, di ba? Oto. Sige. Alalayan niyo itong dalawang pasyente. Ah, sige po. Amin. Oh, sige. 1, 2, 3, 4. Okay, squeeze. Yan, tama. Ituloy niyo lang yan. Oh, kumusta? Walang problema sa kanya? Opo. Bumuti na ang lagay ng pasyente. Bumalik na rin ang malay. Nagkamalay na ang pasyente? Opo. Nakausap na nga po siya ni Direktor. Mabuti kung ganun. Nasa ICU kasi siya eh, kaya mabilis. Pasalamat po siya kay Dr. Lee. Kung hindi niya tinuruan yung bantay... Simula ngayon talagang oras ang pangunahing kalaban. Tatag lang. Cut. Lipat natin siya sa ICU. Salamat sa inyo. Ganyan. Hindi, medyo nahilo lang ako. Malamang yan dahil kulang ka sa tulog. Magpahinga ka muna. Oo, sige. Sinabi ng doktor sa'yo, di ba? Hindi ka dapat magbasa ng kamay. Bakit ba hindi mo ako tinawag kanina nang natulungan kita? Diyos ko naman, kita mo basang-basa ka tuloy.
Sigurado na kuha mo yan sa jeans ng iyong ina. Hindi yan sasakit. Maunang mawala ng panahin ang isang mata. At pagkatapos, tutuloy nang mawala ng panahin ang isa pa. Pero hindi ka matitiyak sa iyo kung kailan katuloy ang mabubulag. Ano nangyari? Dok, ang mga bata, ang lamig po ng katawan nila. Baka kumapaan ang mga anak ko. Dok, mukhang okay naman ang pulso ng mga bata. Talaga lang, malamig ang panahon, kaya ganyan sila. Eh, ano gagawin ko po? Lalamigin sila. Ano yung ginagawa mo? Hi, baby. Halika dito, ha? Para mainitan ka. Okay na yan. Oh, huwag ka nang umiyak. Oo, mainitan nga siya niyan. Diba? Sige, ako rin. Makakatulong to. Sandali lang po. Oh, kaya mo namang mag-isa rito, no? Kailangan nila ng tao sa emergency room. Tutulong kami ron. Salamat sa pagtulong niyo sa mga anak ko. Huwag niyo akong alalahanin. Tutulong din ako sa emergency. Gusto mong tumulong doon? Oo. Tutulong ka? Oo. Nakakatuwa yung kambal. Pakasan pa natin, pero maging maingat. At i-check ang blood pressure. 80 over 50 ang BP nito. Normal nito. Bilis nyo. Kailangan namin. Konti na lang ang epinephrine. Pupunta? Pakuha ka na ulit! Alam ko! Malapit stop, na rin makuha sa stock natin! Ipadala mo na rin lahat na natitirang stock! Kailangan ko na ang ibag dito! Bilis! Bilis! Dito nyo dalhin yung sa pasyente! Dr. Un! Hazel! Wala kang defibrillator? Hindi ko alam kung nasan eh! Check yung sa equipment room! Hazel, pumunta ka sa ICU! Papabain mo rito kung sino man ang doktor doon! May defibrillator sa equipment room? Oo! Samahan kita doon! O sige, halika na! Brother! Brother! Kailangan nila nung magsi-CPR sa emergency room! CPR? Dr. Chu, samahan mo si Dr. Anna magbantay dito. I-monitor niyo yung urine bag at hemovac ni Michael. Okay, meron kayong tanong. Magtanong, ha? Opo. Opo. Baby, okay ka lang dyan? Kaya mo yan, ha? Pulse test, wait, akito. 200 joules. Magali ho! Parang hindi na humingi! Shoot! Kumusta? Sinubukan namin ang 200 joules. Walang epekto. Gano'n nakatagal yung huli? 10 minutes. Itaas mo ng 200. Dagdagan mo ng epinephrine. Shoot! Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano na ang vitals ng pasyente? Ayun po ang nasa emergency room. Magpapapunta po ba ako galing ICU? Ano kung may need ng CPR doon? Ano nang mangyayari sa ospital? Kailangan natin maging matatag. Tuloy lang tayo. Kailangan mong mabuhay, ha? Para masagip ka lang namin. Ang laking... Sobrang maghanan kami niya. Ang dami na niyang fluids, wala pa rin laman yun? Hindi kaya... May arrhythmia ang isang to, CPR! Kailangan na tipin ang pasyente! Bilis, epinephrine dito! Wala tayong defibrillators! Nasaan na ba yung kumuha? Ibang, bilis! Hindi over 40! Mahina na rin ang heart rate! Kailangan na mga CD, bumabagsak sa tipin ng pasyente! Rory, lumang kami rito! Ang time of death, 2:25 p.m. Wala mo ba yung mga supply? Hindi ka pwede mamatay sa ako. Paano na kayo yung mga anak ng issues ko? Kasalanan niya to. Bahay niyo asawa ko. Bakit nila namatay ang generator? Alam niyo kung importante ang kuryente, bakit walang generator? Hindi sana namatay ang asawa ko kung hindi na wala yung respirator na yan! Buhay na! Tama na yan. Kanina mo pa siya nire-revive doon.
Dr. Lee. Magtira ka ng lakas kung gusto mo may masaging pang iba. Ang time of death. Ako na lang. Ako na ang magsasabi. Ang time of death. 2:57 p.m. Ano ka ba, Director? Maakin na ng kamatayan? Lahat ng mamamatay, ikaw ang... Kagagawan ko ang lahat ng to. Itong papayag na akong isaram. Itong sinara na lang ang ospital. Yung sinara tong ospital. Maraming tao ang mamamatay sa kalsada sa paghanap ng ibang ospital. Bakit ganito? Bakit nangyari ito sa Seoul? Ano naman kami, nurse? Kami ang kami! Mahigit 2 hours nang natapos ang surgery. Kahit maayos naman ang tubig at sapat ang fluids na binigay, walang ihing lumalabas. Hindi kaya may kidney failure na? Ay, tumigil ka nga dyan. Napaka-pessimistic mo. I-diuretic natin. O sige, pahingi ng Lasix dito. Paki-IV, please. Yes, Doc. Bakit ganito ang pulse? Tachycardia? Pero, hindi kaya arrhythmia? Ay, nakakabaliw na. Wala tayong monitor. Pahingin defibrillator! Yung merong monitor, i-check mo, bilis. Kita? Napapaano kayo? Ano na to? Arrhythmia nga. Amiodarone! Amiodarone! Amiodarone dito! Bakit ka humahangos? Yung mama ni Dr. Lee, madalas na may arrhythmia. Chronic condition niya, kaya hindi siya inaalis sa ospital. Ha? Huh? Walang epekto yung esmolol at wala rin ibang gamot doon sa unit. Paano na yan, Doc? Isa na lang ang amiodarone natin. Sa wakas, nakarating na rin tayo. Sa wakas, makakaalis na rin tayo dito. Ang hirap ang dinaan natin, ha? Para makapagpulang tayo ng langis. May langis na! May dala kami langis! Teka lang, pakitignan muna siya. Hali! May langis na. Ngayon, may aalis na rin natin ang mga bata. Hindi naman marami, pero sapat na para makaalis tayo ng Seoul. Ah, teka. Si ate. Ba't ganito rito? Wala bang kuryente? Mr. Oh, my... Meron sana akong malaking pabor na hihingin sa'yo. Pwede bang lagyan nyo ng langisang generator ng ospital? Ano sinasabi nyo dyan? Para patakbuhin yung cruise ship sa Han River. Maraming mga pasyenteng nakadepende ang buhay sa kuryente ng ospital. Halimbawa yung sa ICU at Wes, sa... sinasabi niya bang makukulong na lang kami dito at magugutom tayo pare-pareho? Buti pa tayo na nga. Dali na natin ang langis sa Han River. Wala kayong konsiderasyon sa mga taong mamamatay. Isipin niyo naman yung iba. Natapo ng buhay. Ano mga oras? May mamamatay na tao. Oh, ano pang ginagawa mo dyan, pre? Hindi pa makukunin yung kambal mo? May pwede pa sumama kung gusto niyo. Yung mga gusto makalis dito sa ospital, sumama na kayo! Tara! Teka! Mga tao ba kayo? Eh kung pamilya mong mamamatay, bakit din niyo ka magsalita, ha? Napaka makasarili niyo doon! Huwag niyo abandonahin ang ganito ang ospital. May darating na langis dito. Kapag dumating na yung langis ng gobyerno, papalitan ko ang binigay niyo. Pasensya na, Doktor. Isa akong asawa at ama. Para sa akin, unang pamilya ko. Ano, honey, maganda ka na. Nasaan ang mga bata? Ha, ha, ha.
kay Nurse Kim yung isa. Ginawa nila yun para maging normal ang temperature ng kambal. Habang nag-aasikaso sa iba, wala silang makain. Nagluto pa sila ng seaweed soup para sa akin dahil unang panganganak ko. Wala silang kapaguran dito. Halos wala silang pahinga at tulog. Pero ilang beses pa nilang tinitignan yung kambal. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Kailangan nating unahin ang kambal. Nelson, pag umalis tayo para sa gipin lang ang sarili natin, ay mukha ba tayo maihaharap sa mga bata? Nakaligtas ako at ang kambal dahil sa ospital na ito at dahil sa mga doktor dito. Pero kung basta lang tayong aalis, may pagmamalaki ba tayo sa mga anak natin? Ang mahalaga ay mabuhay tayo. May tiwala ako sa atin. Nakatagal tayo hanggang dito. 2 araw na lang darating na ang langis. Yun ang sabi ng congressman na pumunta. Patawarin mo ko. Hindi ko sila kayang iwan sa ganitong sitwasyon. Bigyan natin sila ng langis. Ikaw lang ba naghanap ng langis na yan? Kumilos ka na! Tara na, umalis tayo! Magbabagsak ang sugar ng nanay ko, mamamatay siya! Hindi kaya aalis! Maraming mamamatay dito! At aalis kayo na parang wala lang nangyari! Ano? Pag umalis kayo, mga mamamatay tao kayo! Ano? Arrhythmia? Isang amyodoro na lang ang meron tayo. Parehong may arrhythmia ang mama mo at yung pasyente na si Michael. Anong gagawin ko? Tapos ito pang si Michael, mukhang meron pang acute kidney injury. Sinong magsusurvive na walang kuryente? Yung mama ni Dr. Lee. Ibigay mo sa mama ni Dr. Lee. Talagang putol na ang lahat ng power natin. Wala na tayong magagawa. Dead end na to. Dr. Ju. Ano yun? Makinig ka. Oo. Bigay mo yun kay Michael. Mas nasa panganib siya. Doktor! Harvey, hindi mo maliligtas ang pasyenteng yun ng walang kuryente. Malapit na rin namang dumating yung supply ng langis. Chronic condition naman si Mama at nakakasurvive. Pag sinaga lang natin ng konti, may darating Doktor na paraan. Doktor ka! Alam mong pwedeng mamatay ang mama mo. Ang laki na ng hirap natin sa treatment niya. Sige na, Daphne. Ibigay mo na yun kay Michael. Sige na, Dr. Jung. Yung amiodarone. Ibigay mo na sabi dun kay Michael. Lumakad ka na. Sige. Nurse On, palitan mo ako. Ano daw ang gagawin? Ang sabi ni Chief Kang, wala na rin daw pag-asa si Michael dahil wala na rin kuryente. Ibigay na lang sa mama ni Dr. Lee. Eh si Harvey naman, ibigay daw kay Michael dahil darating naman ang supply ng langis. Sa tingin ko, tama ang posisyon ni Chief Kang. Sa ganitong sitwasyon, pipiliin mo yung pasyenteng may tsansa. Ngayon pang, nakaabot na si Michael sa yugtong ito. Kawawa naman siya. Nakakalungkot. May pagkakautang ang Mere Hospital sa mama ni Harvey. Malaking utang. Nurse Yang, ibigay mo na sa akin ang amiodarone. Ako ang doktor dito. Ako ang mag-a-administer.
Ugali siya dito, tsaka dito. Oh, basta maghahanap tayo. Hanggang ngayon kasi wala pa rin balita doon sa pangako ng gobyerno na saan kayo nanggaling? Ano na naman balita doon sa supply ng langis? Nakaligtas ako at ang kambal dahil sa ospital na to at dahil sa mga doktor dito. Pero kung basta na lang tayo aalis dito ngayon, may maipagmamalaki ba tayo sa mga anak natin? O tapos? Plano nilang ilagay sa cruise ship para makaalis. Ah. O eh, pag nagsara na ang ospital, sila naman talaga yung kailangan umalis eh, di ba? Eh pero kasi po, Director, Ano pong pero? Nagkaisa silang gamitin yung langis para sa generator. Anong sinabi mo? Para daw po patakbuhin yung generator. Hindi pwede yan! Hindi! Ano naman to, ha? Tagalin mo na. My God, salamat na wala na yung arrhythmia niya. Mabuti na lang. Magbablood test na kami. May kuryente na. Charge na lahat ng defibrillators. Salamat, Doc. Okay na po kami dito. Salamat po. Hindi niyo pinabayaan ang kambal ko. Kumakan mo to. Salamat po. Naku. Anak niyo. Ang init pa rin. Salamat. Mama, kumusta siya? Tumigil na ang arrhythmia niya. Salamat sa Diyos. Kumusta si Michael? Actually, hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Yung amiodarone, pinasya kong ibigay sa mama mo. Desisyon ko yun bilang isang doktor. Alam nating pareho, walang chance si Michael pag nawalan ng kuryente. Muntik mo nang patayin ang mama mo sa pagsisikap mong sugipit ang buhay ni Michael. Makakaya mo bang mapatawad ang sarili mo pag nangyari yun? Doktor ka, hindi mo kaya sugipin ang sarili mong pamilya at tinatawag mong sarili mong doktor? Kailangan pa rin nating sagipin si Michael Jung. Hindi pa tayo tapos. Maraming salamat, Dr. Jung. Bigay mo lang to rito, ha? Sa ginawa niyo, naagapan yung mga pasyente. Maraming salamat.
Ako nga nakalimot sa kabutihan nyo. Sa asawa ko at sa mga anak ko. Kung ako man, baka ganun din ang naisip ko. Sayang nga lang, para dun sa mga nagpa siyang umalis na. Bago pa bumalik ang kuryente. Kahit ako, hindi ko naisip na magiging ganong kalaking bagay ang kuryente sa buhay ng mga anak ko at sa mga pasyente dito. Hindi ko rin inasahang magkakaganon. Pagdating ng supply, ibabalik ko ang langis nyo. Eh teka, wala pa ba kayong napiling pangalan sa kambal nyo? May pangalan na kami, Doc. Si Arnold O at Amir O. Si Arnold O at si Amir O? Maganda naman. Ang totoo, si Dr. Sara unang nagpangalan sa kanila. Ako ka mo? Kailan? Natatandaan ko kasi yung sinabi mong gusto mo silang lumaking masigla at malakas. Kaya ayun ang pinili kong pangalan sa kanila. Yan ang kahulugan. Ikukwento mo yan paglaki nila, ha? Oo naman po, Dok. At sasabihin namin maganda yung doktor na yun. Naku, paano naman naging magandang doktor yan? Hoy, huwag ka na nga kumontra. Ano to? Bakit ganito? Kasi pagbalik ng kuryente, nagpa-blood test na nga kami agad. At yun nga, ang taas ng creatinine niya. Gumamit kami ng diuretics pero gapatak ng luha pa rin ang ihi niya. Hindi kaya nag-acute kidney failure? Kailangan mag-dialysis. Nasira na yung CCRT machine ng Lumindol kaya hindi na magamit. Ang problema, mukhang nagkaroon ng metabolic acidosis. Bumagsak ang pH sa 7 mula sa 7.2. Nasa 8 ang uric acid level. Nagpa-fluctuate ang BP niya between 70 and 80. Over 120 ang heart rate niya. Hindi lumalabas yung dapat na ihi. Yung hemovac, bright red ang kulay. Mukhang nag-acute kidney failure na dahil sa pagkawala ng dugo nung operahan siya. Kung metabolic acidosis, saglit lang bibigay ang katawan niya. Doktor, paano na to? Kailangan mabuhay si Michael. Ako man may utang din. Ililigtas ko siya. Si patient Michael Jung? Nag-develop na sa acute kidney failure with metabolic acidosis. Imposible na ang dialysis hospital. Yung helicopter ba? Mahirap daw bumiyahe sa lakas ng hangin. Nakakabaliw na. Pag sumama pa lalo ang panahon, paano na? Napakabata pa niya. Anong gagawin natin? Humanap tayo ng paraan. Nakakasurpresa. Yan palang pagpumilit ni Harvey na ituloy ang operasyon doon sa pasyente niya. Itinuwid lang pala niya yung sa kritikal na sitwasyon. Habang abala ka sa pagtulong sa surgery ni Dr. Harvey Lee, nagising si Minister Sok. Bago pa magkaroon ng chismis, tinakpan ko na ang bibig nila. I'm sorry, sir. Pag nanatili siya rito sa ospital, inaalala ko baka makilala siya ng mga tao. Nangako akong itatransfer siya kagad. Humanap ka ng paraan. Sir, nangako kayo sa sitwasyon. At anong gusto mong gawin ko? Aminin kong alam natin ang sekreto ni Minister? Gusto mong ipapresko na lang natin yon? Basta umisip ka ng anumang solusyon! Gumawa ka ng paraan! Na wala tayong pahinga sa trahedya. Ang level 2 typhoon terror na tumama sa Japan ay tumama na sa Busan. Habang ang mga heavy machinery ay unti-unting nakakapasok sa Seoul at maging ang rescue ay nagsisimula na rin bumilis, nakakapag-alala na muling maaantala ang ongoing rescue operations. Itong fire department, Yes, Mire Hospital to. May helicopter na darating dyan mula sa Uwida Hospital. Sinasamantala natin yung sandaling pagtigil ng bagyo, kaya dapat mabilis kayo. Pag hindi tayo nagmadali, magagambala tayo. Okay, naintindihan ko. Ipapahanda ko na. Kailangan namin makit sa rooftop, hindi ba? Oo, magpadali na kayo. Sige, salamat.
Maraming salamat! Dr. Daphne Jung, may helicopter na! Iakyat natin si Michael sa rooftop ngayon din! Michael, magandang balita. Pwede ka na mailipat. Hindi gumagana ang elevator. Yun sana ang pinakamadaling paraan. Ang bigat naman ko sa stretcher. Paano to? Buhatin na natin siya. Yun na lang ang paraan. Kung meron tayong ganun. Ay, sana nakahingi ako nun sa rescue team. May utak naman kasi tayo eh. Gamitin mo. Sayang yan. Ay, grabe ang makalog ng ulo. O bakit? May paparating ni helicopter. Pagkakataon natin yon para mailayo rito si Minister Sok. Si Chief Kang ang nag-request nun para mai-transfer si Patient Michael Chang. Ultimately, ang director ang magpapasya kung sinong pasyente ang aalis. Naniniwala ka ba talagang pantay lahat ng tao? Kung hindi maililipad si Minister Sok dahil sa pasyenteng iniligtas nyo ni Harvey, sinasabi ko, William, hindi na kita mapapatawad pa. Sandali, alalay! Naiipit ako! Aray! Ang sakit! Balikat ko! Ano ka ba, Daphne? Hawakan mong mabuti. Bumababa siya eh. Kasi naman eh, wala na bang ibang pwedeng tumulong? Tama na yung reklamo. Magbuhat ka ng maayos. Reklamo ka dyan. Ikaw kaya rito sa baba. Sige na, lahat tayo kanina pa nahihirapan. Pero sa mga doktor, orthopedic doctors ang pinakamalakas. Sige, tuloy ang buhat! 1, 2, 3! Minister, ingatan niyo po ang sarili niyo. Pasensya na po dahil medyo na-delay ang paglipat nyo dahil alam nyo naman ang sitwasyon natin ngayon. Sige po, napakahirap po makakuha ng helicopter para may transfer kayo. Hindi ko to malilimutan. Nako, wala to, Minister. Wala po kayo naasaan kapulit. Basta ho, magpagaling kayo para maharap nyo na ang tungkulin ninyo. Ayan na sila, sir. Pili siya! Pili siya! Wala ka pa rin! Sandali nga lang! Tayo, eh. Andiyan na! Helicopter! Oo nga! May helicopter na? Bilis na! Dalawang floors na lang! Malapit na! Buhat! O buhat! 1, 2, 3! Yeah. Aray ko! Sandali lang! Naipit ako! Saan yung helicopter? Diyan sa taas ng helipad! Ay, bakit sabi niyo talaga? Dito na! Grabe, sakit na kamay mo! Buwati na lang! Helicopter! Konting-konting taste na lang! Yung helicopter! Umalis na. May emergency patient na kailangan agad na may transfer. Emergency patient? Si Michael Jung ang kailangan ng emergency treatment. Yung kama na yan, alam ko nasa ICU yan. Yung pasyenteng hindi alam ang pagkakakilanlan. Siya lang naman ang pasyenteng dala ko galing ng Hangang Mire. Tama, yung pasyenteng yun. At sino ba yung pasyenteng yun para mauna pa siya kay Michael Jung? Para mauna pa, magdahan-dahan ka ng salita. Ako nagsabi ng pasyenteng ito ang mas kritikal. At sa tingin niyo ba, pasya ng doktor ang ginawa niyo? O nagpasya kayo bilang namamahalan ng ospital? At sino ka naman sa ospital na to para punahin ang pasya ko? Wala kang karapatan. Ako ang hospital director. Secretary Lim! Sir! Ibaba mo ng stretcher. Opo, sir. O sige, ibaba niyo na. Eka, Dr. Han.
Lagi kang panic sa logical judgments. So, totoo ba yun? Totoo bang mas critical ang pasyenteng yun kaysa kay Michael June? Sa pagkakaalam ko, nakaka-recover na yun. Magkakatalo kung saan angulo nakatingin ang doktor. Angulo? Matanda na siya at tinanggalan ng kidney. Hindi maganda ang platelet count niya. Eh sabihin mo, sino ba yung nagnakaw ng 8 platelet pack na natitira sa ospital? Umalis na ang helicopter. Hindi ba mas dapat umisip na lang kayo ng ibang paraan para masagip ang pasyente kaysa makipagtalo sa akin? Kung meron nun, ginawa na sana namin! Tandaan mo, pag namatay ang taong ito, ikaw ang doktor na pumatay sa kanya, William. Ano ka mo? Maingat ako sa buhay ng pasyente, eh ikaw! Alam mong malala ang sitwasyon natin. Pero inoperahan mo siya at lalo pa siyang namiligro ngayon. Di ba ikaw ang mamamatay tao? Ikaw ang gumawa nito. Kaya iligtas mo siya. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi sa ginawa mo. Ibababa na ulit natin ang pasyente. Paano na to? Nanginginig na ang binti ko at naliligo na ako sa pawis. Oh, ito sila. Alam kong napagod kayo sa panagpanaog kanina. Pero bakit nakaupo na lang kayo ng ganito? Oo, nawala yung helicopter. Pero dapat mag-isip tayo ng iba pang paraan para... Eh, ano pa bang ibang paraan? Sinubukan na nga natin lahat eh. Ano ba? Bakit ba? May sinabi ba akong mali? Bakit ganyan ka sa akin? Tama na nga yan, Dr. Ann. Nurse Julia, pwede bang pakikuha yung radio com ko? Okay. Mahingi nga rin ako. Salamat ah. Teka lang ah. Oh, eto na. Temporary airplane flight sa Gimpo Airport? Oo. Pero pasara na ang airport kaya last flight na. Tatlong seats ang requirements para sa patient transportation. Pero sisikapin namin makapagpa-reserve. Dalawang oras na lang ang nalalabi. Kaya bilisan nyo. Okay, sige. Salamat. Nagmamadali ka. Dahil pwede pa namin siyang mailigtas. Hindi ka ba pwedeng pumanik sa akin? Sa totoo lang, may isang panahong ginusto ko yun. Pero yun nga lang, na-realize kong totoo. Nakita ng mga mata ko kung anong klase kang tao. At kung magiging ano ka pa. Huwag ka nga magsalita na parang alam mo lahat. Ako man may mga sarili ding sitwasyon. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga ako inintindi. Ganun ba ako kawalang halaga? Sandali, William. Ako naging walang halaga sa'yo. Nagmakaawa pa ako sa'yo, hindi ba? Hindi ko kayang mawala ang lahat. Para sa akin, sinabi oras ko, sa... sasamahan kita sa tabi mo. Hindi sana ako nawala sa'yo, William. Pero nawala ako. Habang pilit mong hinahawakan ng bagay na ayaw mong mawala sa'yo. Kung ganun, bakit hindi mo sinasabi ang pagkakamali ko yun? Sabihin mo ang totoo. Hindi mo rin ako... Mali ang iniisip mo. Hindi ko ginagawa to para sa'yo, Doktor. Sa totoo lang, ayoko na uling pag-usapan natin to, Dr. Han. May pasabi mula sa fire department. May last flight ng emergency plane na aalis sa Gimpo Airport. Magre-reserve daw sila para sa patient transport. Talaga? Sa busan yun? Bilisan natin. Wala ng oras. Pagkatapos nun, isasara na ang airport. Ito, susi ng ambulance. Walang driver, kaya ikaw muna mag-drive. Makakaya kaya natin? Maraming silang daan. Ewan ko, pero kailangan subukan natin kaysa nandito lang tayo. Alam mo, ikaw talaga palagi kang nega eh. Alis na kami, Director. Oh, ito ang emergency bag. Hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari sa daan. Kayo nang bahala dyan, ha? Ito na. Wala nang oras. Bilis na! Kailangang may contact ako kay Dr. Lee. Nasa iyo pa yung bigay ko sa'yo? Yes, Chief. Ito. Okay. Sige po. Sige, Chief. Alis na kami. Ingat kayo sa daan. Delikado sa labas. Magdoble ingat kayo. Yes?
Yung helicopter. Ni-request ko yun batay sa pangangailangan ng isang pasyente. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman yata tama yon, Director. Kaya ba hindi tama dahil hindi ikaw ang nakasama ni Minister? Yun ba ang gusto mong sabihin? Director Park. Tingnan mo na lang yun bilang 50 million support settlement. Ikaw man yan o si Director Han ang nasa lugar mo. Gagawin ko pa rin yun para sa Mire Hospital. Hindi ko palalagpas yun ang pagkakataon yun. Pero okay na ang lagay ni Minister at nagawa na nating sagapin ang buhay niya. Tapos na ba ang problema kung humihinga na uli siya? Doktor Kang, gagawin ko lahat para mapangalagaan ang kapakanan ng ospital na ito. Kahit pa nasa gitna ng matinding kaguluhan ng Seoul, unahin ko siya dahil importante siyang personality. Kung wala siya, may vice minister na papalit. Pero kahit na ganun, hindi pa nga maaksyon na minister ang hinihingi basta natin. Basta isipin mo lang na yung pasyenteng yan ay isa lang sa maraming namatay sa pagtama ng lindol. Samantalang maraming buhay sa Seoul na nakasalalay sa paggaling ni Minister Sok. So ano to? Nilalagyan na natin ng rango ang buhay ng tao rito? Inilagay kita sa posisyong yan. At ganyan ka magtanong sa akin ngayon? Ano ang bigay sa akin ng impormasyon tungkol kay Minister Sok kay ikaw? I'm sorry. Pero, hindi ko maintindihan kung bakit bigla ka ngayong nagkakaganyan. Director Kang, bilang emergency director, kumbaga dapat tumingin ka sa kagubatan. Huwag sa ilang puno lamang. Hey David, palit naman tayo. Matatanggal na itong mga braso ko eh. Ano lang ang papalit sa'yo, Doktor? Hindi, teka lang. Hoy David, bigi ka ba? Paano tayo magpapalit ng pwesto? Eh, ang lakas ng ugana sa sasakyan. Bakit tumigil? Bakit kaya? Anong nangyari? Ay, mukhang nalubak tayo eh. Dito ka lang. Ay, ang mahalas naman. Nalubak yung isang gulong. Julia, sa manibela ka, itutula ko rito. Nakay Daphne yung ambibag, kaya David. Wala na sa akin yung ambibag ngayon. Binigay ko yung radio com kay Julia. Okay. Tapakan mo yung gas pag sinabi ko. Okay na ako, itulak nyo na! 1, 2, 3! Sige pa, tulak na malakas! Ang lalim ng pagkakalubog nito eh! 1, 2, 3! Ano ba yan? Ay, ano ba yan? Pati hindi okay. Ka pwede na buti. Oh, no. Okay na kayo dyan? Buti naman. Okay lang ang pasyente? Oo, okay lang. Ano ba yan? Ay, ano ba to? Naligo tuloy ako sa putik. Ikaw rin, oh, puro putik. Kawawa ka naman. Pumunta ka sa Seoul para magkaganito. Putik na putik ang gown mo. Hindi na talaga ako babalik. Oo nga, pagkatapos ng lahat. Wag na nga. Pati sa mukha mo. Sa ilong. Ano pa ginagawa niyo dyan? Andiyan na!
Ito na! Andiyan na! Ano bang? Oh! Oh! Diyos ko, puro putik ka! Oh. Kukuha lang ako ng wet wipes. Okay, sige. Sandali! Oh no, Daphne! Diyan ka na lang! Bilis na, sumakay ka na rito, oh! Oh! Tara na, sakay na! Oh, eto! Salamat. Umiiyak ka? Bakit? Aalis na tayo! Hawak lang kayo! Bukod sa pork at rice soup at saka sa wheat noodles, ano pa bang makakain sa busan? Kukuruin ka pa namang bookworm, nakakaya ka, no? Wala ka lang sa bunsan. Oo, oh, ikaw na matalino. Ano pa nga meron doon? May forest rice wine, may onion pancake, saka flounder fish. At marami pang masarap sa bunsan. Ilibre mo kami minsan doon. Alam mo pala. Pasensya na, hindi po talaga pwede. Ano raw? Hindi raw pwede. Ang pwede lang daw kapag may makausap tayong pasahero na papayag. Kailangan lang naman natin ng isa pang seat. Ano yan pag hindi siya nakasakay? Hindi na maganda ang lagay niya. Kailangan matransfer si Michael. Oo, gagawin natin. Natagtag na ng husto ang katawan niya nung inakyat baba natin sa building at sa biyahe rito. Oo nga eh. Pero tayo lang ang nakakaintindi ng sitwasyon niya. Paano ba maiintindihan niyo ng iba? Paano pag walang gustong magbigay ng upuan? Magtiwala tayo sa tao. Chuck, may magbibigay din dyan. Di ba dapat isipin natin ang worst case scenario? Paano nga kung mangyari kay Michael, yung sinasabi ni Dr. Han? Hindi natin iisipin ang worst case. Dahil minsan ka lang bibigyan ng langit ng pagsubok na talagang igagapang mo bago mo malusutan. Tapos na ako ron. Saan ang elevator? Anong doon? Ikaw lang bang nangangamoy? Lahat tayo nangangamoy. Ay, naku naman. Pasimple na nga lang ako dito, binabroadcast pa sa lahat. Talaga, mga kababayan, may sasabihin lang ako sa inyo sandali! Excuse me! Excuse me, oh! Alam ko po na... Lahat tayo naghihintay sa huling flight ng eroplano para makaalis dito. Kaya lang, yung pasyente pong yun, critical ang kondisyon niya. Kailangan niyang madialysis agad para mabuhay. Kaya po, kung may isa lang sa inyo na pwedeng magbigay ng upuan niya, masasagip natin ang buhay niya. Kahapon pa kami naghihintay tapos mawawalan kami ng upuan? Kaya po nakikiusap ako sa isa sa inyo. Sandali. Alam mo ba kung gaano kahirap makakuha ng tiket? Ano bang ginagawa mo dyan, ha? Buksan niyo lang gate at papasukin lang kami! Kahapon pa kami rito! Teka, pakiusap lang ho! Kahit isang upuan lang! Isang upuan lang naman ho ang... Ay nako, tama na! Maiwan pa tayo ng aeroplano! Tara! Teka, sandali ho! Huwag kayo magunahan! Mas problema yan! Huwag kayo tumakbo! Magkakasakit ang kayo! Dr. Joe! Diyos ko! Daphne! Daphne! Daphne, tumayo ka dyan! Maggie! Patay na yung buhok ko! Tutulungan kita. Pindutin niyo yung stop button sa baba! Okay na ba kayo? Mister! Mister! Julia! Mister! Okay ka lang ba? Nahihirapan siya huminga!
ako muna rito. Tignan mo muna yung mamang yun. Ako? Sige na, bilisan mo na. Nasira yung stethoscope ko. Anong gagawin ko? Paano gagawin ko? Basta, tignan mo yung sitwasyon niya. Doktor ka. May open fracture ang isang to. O Daphne, saan ka pupunta? Merong klinik dito sa airport. Staff ka rito? Yes? Doktor ka, di ba? Oh. Nagsabi yung mga tao dun kanina, may isang may open fracture at iba pang pasyente. Kailangan na antiseptic, dressing at saka... Ay, dali na lang natin lahat to. Ano? Sige na, kailangan na natin magmadali. Yes, doktor. Matindi ang sakit, di ba? Tiis lang muna ng konti. Gagamutin po kayo. Doktor, ito nagdala ko ng isang bandage at disinfectant. Ang galing mo, ah. Hindi naman, medyo lang. Saline solution. Okay. Tiis lang. Masakit talaga to. Pwede ba? Tumahimik muna kayo! Dr. Lee! Doktor! Bakit? May lalaking pasyente rito! Abnormal ang paghinga! Daphne, puntahan mo na. Ano? Kahit pareho ang skill level niyo ng intern na yun, mas magaling pa rin ang isa sa inyo. Dr. Harvey Lee! Anong gagawin ko? Teka, sandali lang! Sige na, mapapaliw na yung intern, no? Ano ba, David? Ano ba nangyari? Nahihirapang huminga. Abnormal ang breathing. Naririnig mo sa labas ang heartbeat niya. Sa sintomas niya, mukhang merong hangin na natrap sa thorax niya. Dr. Lee, seryoso ang kondisyon ng isang to. Sandali lang, ah. Bakit seryoso? Mukhang may hangin na trap sa thorax niya. Abnormal ang breathing niya. 70 over 40 ang BP niya. Over 130 ang pulse. At ang lamig-lamig na pawis. Sa tingin ko, kailangan niya ng x-ray. May x-ray machine ba kayo rito? Nasira yung x-ray nung lumindol. Nasirado yung x-ray nung lumindol, eh. Hindi nga maganda ang vitals niya. Anong gagawin natin? Eh, bakit tinatanong mo lang sa akin? Doktor din kayo dyan. Kung lagi niyo akong hahanapin, ano pang silbi niyo dyan? May nurse nga akong alam na nag-thoracentesis para hindi mamatayan ng pasyente. Kung wala kayong magawa, itapon niyo na ang lisensya niyo. Nakakabaliw to, ah. Paano na to? Anong gagawin natin? Sandali nga lang, nag-iisip ako, eh. Sige na nga, kakayanin ko to. Gagawin ko ang makakaya ko. Hindi ba dapat i-examine muna ang pasyente? May naisip akong paraan. Mag-work kaya to? Basta ang importante, subukan muna natin. Pero hindi to ang x-ray na gaya ng kailangan niya. Hindi naman kailangan ganun ka-specific. May i-verify lang tayo. Teka, pwede bang i-expand mo ng konti yung image? Oh, stop. Teka, dyan muna. Oh, ayun, di ba? Medyo malabo kasi. Sir, pakimagnify pa nga ng konti. Okay, expand. Oo nga, expand. Mukhang naiipit yung baga sa isang side. Meron lang akong gustong sabihin. Ano yun? Para kay Nurse Park, hindi ako nakikipagkumpetensya. Alam ko yun, ikaw ang doktor, nang titiwala ako sa tingin mo. Ganon din ako. Kaya mo yan. Tiis lang ho ng konti. Para yun sa pneumothorax. Kailangan ng tube para sa hemothorax. Ayon sa libro, sa gilid ng nipple, tapos sa taas na 5th ribang... Hanggang ganyan lang kasi ang alam mo. Sabi ng isang thoracic doctor, sa ganitong kondisyon, sa gilid ng nipple, isa o dalawang inches pababa. Pag nalagay mo raw between the ribs, hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi ka ba nagkamali sa ginawa mo? Nagdurugo siya! Kelly, ngayon ipapasok mo sa loob. Ito na yung water bottles. Okay, akin na yung walang laman. Nurse Park. Oo, alam ko. Akin na, Doc. Okay, yung may lamang tubig. Water lang iiwan ito. Pwede na, di ba? David, bawasan mo ng tubig. Oo.
115 over 80 ang BP. Ayos din ang pulse niya. Okay na ho ba kayo ngayon? Subukan niyo humingi ng malalim. David, ikaw na yung tumapos nito. Dapat walang leak sa thoracic cavity. At ayusin mo ang pag-suture mo. Okay. Kung suture, maayos naman ako. Ayan, doktora. Ito rin tayo masalbo. Ah, nilipat yun si Minister Sok sa Suwon. Oo, dahil maayos ang pag-aasikaso ng Mire, okay ang prognosis sa kanya. Makakahinga na kami ng malog ngayon. At sigurado ako may nakarating ng ulat sa kanila. Lalo na ang pagsisikap na ginagawa niya sa Mire Hospital at ang husay ninyo. Ah, ganun ba? Sabi nga ni Minister, personal ko raw pasalamatan si Director Gabriel Park para sa kanya. Hindi ko naman ginawa yun para makatanggap ng anuman sa kanya. Oh, siyempre naman, alam natin yun. So, Director, kailangan nating magsanib lakas. Itong sako na, pagtulungan natin lampasan. Walang galang na po! Attention, passengers. The boarding gates are now... Isang tao lang ang hinihiling namin na magsakripisyo. Ngayon, dahil sa kaguluhan, hindi lang po isa, kundi dalawa na ang pasyenteng hinihiling namin sa inyo. Nagmamakaawa ako. Siguradong magbubukas uli ang airport. Kung may apat sa inyong magbibigay ng pagkakataon, pwede po nating masagip ang buhay nila. Sige na po. Nakikiusap ako. Sandali lang. Meron akong gustong itanong. Sige po. Mamamatay ba ako pag hindi na-operahan agad? O? Mamamatay ba ako? Hindi po kayo mamamatay. Kasi ang braso nyo... Okay na. Maiiwan na lang ako. Nagpapakahirap ang mga doktor na to para sumagip ng mga taong hindi nila kilala. Wala akong kakayahan nila, kaya... Nagpapaiwan na rin kami! Nagpapaiwan naman sila. Dapat bigyan luna sa mga pasyente. Ba't kayo magpapaiwan? Airport nito. May kuryente rito at may tubig dito. Kaya pwede kaming tumagal. Makatulong man lang ako sa iba bago pa ako pumanaw. Ayos na. Thank you. Michael, kailangan mong mabuhay. At hindi lang basta para mabuhay. Kailangan mong tuparin ang pangarap mo. Okay na ako. Daphne, hawakan mo yung ambibag. Malapit nang mamatay si David. Oh, sige, sige, palit na tayo. Hindi ko naman nagsasalita eh. O, tabi. The plane will take off in a few minutes. May we akin remind all the okay. passengers to stay on our seats and fasten your seatbelts. O, paano ba yan, Daphne? Hindi na lang matigas ang ulo mo ngayon. Pati buhok mo, kao-kao na. E di patas na tayo. Umiiyak din yung dibdib mo dahil pangat ang suture ko dyan. Parang lugi yata ako ron, ha? Ang buhok nga, bumabalik eh. Kahit pa sabihing bumabalik yun, no? Ang buhok para sa babae, karangalan. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Dr. Jung. Salamat din sa'yo, ha? Huwag na tayo ulit magkikita, ha? Ikaw talaga, David, baliw ka! Ikaw naman, lunatic! Buisit! Teka, Daphne. Pamasahe. Meron ka na, diba? Pamasahe? Anong pamasahe? Ah, oo. Noon palang lumindol, nag-withdraw ka sa ATM at binigay mo sa akin.
naging mahusay ang trabaho mo. Ingat ka. Ha? Eh sabi mo, hindi ka nababalik sa Seoul, di ba? Kamo, nakakapagod dito. Ang ibig mong sabihin, mag-isa na lang kong aalis? Seoul ang tahanan namin. Ikaw naman, Busan. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang pasyente hanggang Busan. Doktor! Doktor Harvey Lee, sandali lang! Sandali!